umpisahan natin ng yung bagong taon natin ng kaalaman tungkol sa mga logic gate or mga counters. So, ang tatalakayin natin ngayon is yung synchronous counter. So, yung experiment number 40 namin. So, umpisahan na natin. Una, nilagay ko dito yung D1, D2, tsaka D3. Yun yung mga switch, tatlo yun. Then, yung limang LED natin, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Tapos, yung isang IC natin, which is 74LS160N. Tapos, yung clock natin na 20HZ. Tapos, yung ground natin dito. And yung sa taas natin, yung power supply natin. So, una, i-connect natin yung switch 1 natin sa 1. Ng IC. So, D2 naman is yung sa 9. So, next is yung D3 is sa 7. Then, yung D3 natin is 7. Tapos, yung 10 natin is connectado rin sa D3. So, next is yung D1 natin sa may ground. Next is yung in 5 natin connectado sa ground natin. So, next is yung in 4, in 3, in 2, tsaka yung in 1. Next is yung yung in 5 natin is nasa 15, IC 15. So, isa natin. IC 15. In 4 is 14. In 3 is 13. In 5 is 12. In 2 is 12. And in 1 is 11. Alright. Then yung 16 natin is sa power supply. Then yung 2 is sa
try natin i-run. So, yan. Naka-hide lahat yung switch natin. Yung D1 dito, tsaka yung D1. So, sa papansin ninyo, nag-alternate sila. Then, yung kakalabasan niya is, una, magsasabay si In1 tsaka si In3. Then, next is, magsasabay naman si In3 at tsaka si In2. Tapos, next is, magsasabay silang tatlo, yung In3, In4, In3, tsaka yung In2. Then, yung pinakalas ng cycle natin is yung In1, In4, tsaka In5. So, nakarating na sa In5, ibig sabihin, mag-uulit-ulit na lang yung cycle na yan. So, mag-uulit-ulit na lang din ulit yung cycle na yan, yung pattern na yan. So, yun lang. Ay, sana marami kayo natutunan ulit. Panibagong araw, para panibagong knowledge. So, maraming salamat. Bye-bye!